And welcome to our vlog! So, ayun guys, ilalagay natin ang powdered gulaman sa lagayan na may 4 cups of water. Haluin lang natin siya ng haluin, ano? Hanggang siya ay mahilo at madurog. Ayun na nga. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng isa, dalawa, ang tagal, tatlo, at pang-apat na puting asukal. Haluin lang natin siya ng haluin hanggang sa mahilo ulit. Ilagay na natin siya ngayon sa kalan na may apoy at haluin lang natin siya ng haluin hanggang sa mahilo ito. Tapos naman, pag alam na nating luto na, ilagay na natin siya sa magandang lagayan. Hintayin natin lumamig ang gulaman hanggang sa ma-feel natin na ready na siya. Sumunod naman guys ay ang ating tapioca. Hugasan lang natin siya hanggang sa maging malinis ito. Para maluto ang ating tapioca, kailangan nating magpakulo ng tubig. Kapag ito ay kulo na, pwede na natin siyang ilagay. Make sure guys na habang nilalagay natin ang tapioca, dapat ito ay hinahalo para hindi siya magbuo-buo. Ayan. Dahil nahihirapan ako, hawak ko ang camera, binuhos ko na siya. Dahil nga, ang hirap lutuin ng sago guys, sa totoo lang. Dapat, bago mo siya isalang or lutuin, ibabad mo muna siya sa tubig ng at least 30 minutes para naman malambot na siya. Dahil nga, nangalay talaga ng bonggang bongga ang aking braso sa kakahalo dito. Promise. Sa wakas, naluto na rin ang ating sago at ready na siya
para sa ating chalky jelly tapioca. Slice muna natin yung gulaman. Ilaban din natin ito. Maharangan tayo. Now, iwain na natin yung gulaman. So, make sure dapat malinis yung ating kutsilyo. So, ito po yung ating gulaman. Matigas na yun. Pag-iwain na ko! Yan! Iwain natin. Ay, ba't parang ayaw mong iwa? Dapat ang gamitin mo dyan, ma. Malaking kutsilyo. Yeah.
guys. Kaya maliit lang yung binili ko kasi pangit pa masyadong matalas na kakaupan. So ngayon, bala ko siyang lagyan ng choco powder. Why spill ko po ito? Chocolate po. Wala na ako mapin ng choco powder. Kaya naisip ko yung birch tree na lang ang ipatas. Ha? Oh!
Wow! Ubus na!